welcome po muli dito sa ating Great Day Channel! As promised po sa inyo, nitong ating previous video, binanggit ko po doon na ibabahagi ko sa inyo kung paano ko po sinasagawa o ginaganap ang paghiling at pagsusunog ng ating mahiwagang dahon ng sa ating mahiwagang dahon ng laurel. Alam ko po na tayo ay may iba't ibang diskarte at iba't ibang pamamaraan ng paghiling at pagsunog nito. At hindi ko po sinasabi na ang aking pamamaraan ay ang pinaka-the best sa buong mundo. Hindi po ganun. Ito po ay ibabahagi ko lamang po sa inyo dahil para po sa akin ang aking pagganap at ang aking pagsasagawa ng pagsusunog at paghihiling sa dahon ng laurel ay masasabi kong successful or kumbaga nakamit ko or naisakatuparan ang aking mga kahilingan. Kaya malay natin kung maibahagi ko pa sa inyo at ganapin nyo din po ng ganito, malay natin na magiging positibo din ang epekto sa inyo. Kaya aking napag-isipan na ano kaya kung ibahagi ko ito sa kanila. Pero bago po natin ipagpatuloy ang pagbabahagi ito, disclaimer po muna tayo muli. Para po sa ating mga manunood na hindi po mahilig gumawa ng mga ganitong klaseng gawain at hindi po naniniwala sa mga pamahiin, please po pakiskip na lamang ang video na ito. Dahil ang video na ito ay taus-puso ko pong ibabahagi sa ating mga manunood dyan na kagaya kong napakahilig at araw-araw ding nagsusunog at humihiling sa ating dahon ng laurel. At kung kayo po ay bago pa lamang sa channel na ito or kabubukas nyo lang sa channel ko, pagkatapos nyo pong panoorin ang video na ito at kung ito po ay magugustuhan nyo lang din po lamang, please po huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na din ang ating notification bell para kayo po ay maging updated every time na meron tayong mga bagong uploads. Ganito po ang aking pamamaraan. Hindi ko po sinasabi na magaling akong gumawa nito. Pero syempre, para sa akin, napakagaling ko para sa aking sarili dahil ang epekto nito ay napaka-positibo at nagdudulot ng isang positibong pagbabago sa aking pamumuhay. Ang ginagawa ko ay ganito lang. Syempre, ang aking mga dahon ng laurel, ang mga ito ay talagang pinaghahanda ko ang mga ito. Ito ay mga babad sa sinag ng buwan. Ang ginagawa ko ay ganito lang. Sinasabi ko na din po sa inyo na halos araw-araw akong nag-iinsenso sa loob ng aking tahanan. Pagka mga ganito na maulan, hindi ako gumagamit ng mga Chinese incense. Ang ginagamit ko ay ang sage. Ito, sage at ang palo santo. Ito ay palagi talagang magkasama dahil ang sage, ito po ay naglilinis ng both negatibo at positibong mga enerhiya. Nililinis po nitong ating mga sage. At ito din po ay nag-cleansing ng ating mga lucky charms, lalong-lalo na sa ating mga dream catcher, yung mga ating lucky coin, isa po ito sa mga pang-cleansing. At ito po ay sinusundan ko palagi ng palo santo. Halimbawa, ngayon nagsusunog ako, nag-i-incenso ako ng sage. Kinabukasan ay mag-i-incenso na naman ako ng palo santo. Dahil ang palo santo, magkaiba po sila. Ito po, ang palo santo ay naglilinis ng mga negatibong enerhiya at nag-aakit ng or nag-welcome ng mga positibong enerhiya na papasok sa ating tahanan o sa ating buhay. Nagtataboy din po ito ng mga masasamang espiritu, ng mga masasamang elemento at nag-aakit at nagpapatuloy ng mga positibong enerhiya sa loob ng ating tahanan at sa ating buhay. For good luck, good fortune, lalong-lalo na sa wealth and prosperity, napakaganda po ang insenso ng Palo Santo. Holy wood sa English. Yan. Ang ginagawa ko ay una, syempre meron tayong kandila, no? Kandilang puti. Ang madalas kong ginagamit ay kandilang puti. Dahil hindi naman lahat ng aking mga kahilingan ay tungkol lamang sa pera. Meron din tayong mga personal na kahilingan. Kaya ang ginagamit ko ay puti. Bago ko ito sinisindihan ay ihahanda ko muna ang aking mga dahon ng laurel. Kung halimbawa meron akong tatlong kahilingan o apat na kahilingan, minsan palagi talaga sa isang araw ay halimbawa meron akong matinding kahilingan, yun lang muna ang ihihiling ko. Hindi ako yung tipo na sa isang araw
5, 10 ang hinihiling. Hindi po, paisa-isa lang ako. Kung matutupan na ito, sa susunod na naman yung iba para mas, ang tawag dun, mas malakas ang enerhiya, naka-focus lang ang enerhiya sa ating hiling na yun. Kasi pagka marami, iniisip ko, baka mag-divide-divide din sila sa energy. Kaya, sa isip ko lang din naman yun. Kaya yun ang ginagawa ko. Paisa-isa lang ako. Ayoko yung damihan ko ng hiling. Dahil, syempre, paunti-unti din po yan darating sa atin at hindi mabilis. Kaya mas mainam, paisa-isa. Sa akin yun. Nasa inyo po kung ilan po ang gusto nyo. Para sa akin lang po yun. Ang ginagawa ko, halimbawa, meron akong isang kahilingan. Sa isang kahilingan, isang dahon. Halimbawa, sa araw na ito, magsusunog ako ng 7 dahon. Yung 7 dahon na yan ay isang kahilingan lang ang sinusulat ko. Hindi po iba-iba, kundi isang kahilingan lang. Kasi nga, yun nga, sinasabi ko sa inyo, paisa-isa lang ako hihiling. Halimbawa, itong mga dahon na ito, susulatan ko muna ito. Susulatan ko, halimbawa, ang hinihiling ko ay good health. A good health for family, o ganyan. Tapos, susulat ko dyan ang aking pangalan sa baba. Pagkatapos po niyan ay, syempre, ang aking, yun nga, ito nga sinasabi ko sa inyo, dahil sa isang araw, 2 beses ako magsusunog ng dahon ng laurel. Isa sa umaga, isa sa gabi, bago matulog, at minsan sa madaling araw or sa pagising. Madalas ako magsusunog ng dahon ng laurel sa madaling araw, alas 3. Yan ang isa sa mga sikreto ko. Madaling araw, alas 3, at isa, bago matulog or alas 6 ng hapon. Yan. Pagkatapos kong isulat ang aking kahilingan, isa lang, paisa-isa lang, pero 7 dahon ng laurel, yan, isa, at ang aking pangalan, ito po ay sa sinasabi ko sa inyo, araw-araw akong gumagamit itong aking all-in-one magic oil. Ayan. Kukuha ko niya ng ganyanin ko lang yan. Tapos, di ba may sasama na mga ito, yung sinasabi ko sa inyong rosemary na gustong-gusto kong maisama at maisama sa pagsusunog, yan ay ipapahid ko dito. Pahidan ko yun. Hindi naman basang-basa. Yung mapahidan lang yan ng konti at lalong-lalo na pagka may maisamang rosemary, didikit talaga yan dyan. Napaka-bango po ng ano niya, napaka-bango po ng halimuyak niyan. Pagkatapos kong masulatan ang halimbawa 7 dahon ng laurel, ang mga ito po ay saan ko ilalagay? Syempre, dito sa aking singing bowl. Sinasabi ko na din po sa inyo yun na araw-araw akong nagpapatunog nitong ating singing bowl. Dahil po para sa akin, lalong lang sa akin, pag naririnig ko ang singing bowl, ang lakas, ang vibrational frequency po ng singing bowl ay nakakatulong ng makareduce ng stress, nakakatulong upang mabago ang iyong aura. Basta malaki po ang naituturong nito. Parang ma-refresh ka at magkakaroon ka ng clarity kung ano man yung mga iniisip mo. Napakaganda. Kaya nga po ito ay ginagamit pag bago magsasagawa ng meditation. Ito po ang kanilang ginagamit. Pagkatapos po ng pagsusulat ko nito ay ilalagay ko po yan dito. Pero hindi lang yan ang nilalagay ko. Meron po itong kristal dito. Ang nilalagay ko pagka ganito, pagka may mga halimbawa, may kaugnay sa pera, may citrine yan at may jade. Hindi talaga mawawala ang aking citrine at ang aking jade dito sa aking singing bowl. At nasa akin kung ang ilalagay ko ba ngayon ay amethyst, paiba-iba kung ano yung depende sa kahilingan ko. Pero hindi talaga nawawala ang aking citrine at ang aking jade. Yan. Nandyan talaga yan palagi. At kung halimbawa kaugnayan sa proteksyon, ito namang aking black onyx at ang aking hematite ang aking ilalagay. Pagkatapos po niyan ay ito ay aking patunugin. Habang pinapatunog ko ang singing bowl, ay binabanggit ko sa aking isipan. Hindi naman po necessary, guys, na ipagsigawan mo sa buong mundo ang iyong mga kahilingan. Pwedeng-pwede po yung sa ating isipan. Quietly mo lang banggitin sa iyong isipan. At syempre, may samang, ang tawag doon, galing sa loob ng iyong puso ang inyong pagdasal or ang inyong paghiling. Babanggitin ko po yun. Kasi yung iba, nagtatanong kung meron bang
babanggitin na mantra or babanggitin na dasal pag pinapatunog ang singing bowl. Wala po, nasa inyo po yun kung ano po ang inyong idadasal or ihihiling. Yan po, pagka habang umiikot-ikot dyan, ay napapaikot at pinapatunog mo yan, ay idasal mo na ang iyong mga kahilingan din. Yan. Pagkatapos po niyan ay, yan ay lagyan ko ng konting asin, konting-konting asin lang, para naman kung sakaling merong nakarinig sa labas at naiingayan, ano naman yun, ano naman ginagawa, ni dolor doon, lagyan ko yan ng ganyan para hindi makontra ang ating ritual. Buduran ko ng konting asin. Pagkatapos, pupunta na ako sa aking kandila, sa aking altar. Yun muna, ilalagay ko muna dito kasi dito yan nakalagay. Lalagay ko muna doon at para ma-energize din siya. Meron na siyang magic oil plus in-energize pa natin sa ating singing bowl plus ang dahon pa ng laurel ay nakababad. Babad pa yun sa sinag ng buwan. O diba, napakalakas ng positive energy ang meron ang gamit nating mga kasangkapan. Ngayon ay sisindihan ko ang aking kandila. Bago ko po ito sindihan, at bago ko po pala magsasagawa ng ganito, syempre, lagi nga po akong nagpapainsenso ng aking, lalong-lalo na sa lugar kung saan ako gumagawa ng aking mga ritual. Para laging malilinis at maitaboy ang mga negative na energy na maaaring nakapuslit sa loob ng ating tahanan at sa ating katawan. Lagi tayong magpapausok ng mga insenso, Chinese incense, or yun nga, kung maulan, ay huwag tayong gumamit ng Chinese incense. Mag-ingat po tayo, huwag tayong gumamit ng Chinese incense pag umuulan. Dahil instead na swerte ang ating akitin, kamanasan, o mga masasamang elemento, masasamang espiritu, para tayong nagtatawag ng mga masasamang espiritu pag nagsisindi tayo ng Chinese incense stick. Kaya kung meron kayong Palo Santo, sage, or holy incense, yun po ang sisindihan nyo pagka maulan. Huwag po yung Chinese incense stick. Yun nga, balik tayo sa pagsindi ko ng kandila. Bago ko po ito sindihan, ako ay mag-alay muna ng dasal. Kandila, ikaw ang magsisilbing liwanag ng aking buhay tungo sa tamang daan at magliwanag ng aking buhay para mataha ko ang tamang daan tungo sa kaharian ng ating puong may kapal at liwanag ng aking buhay upang magawa ko ang mga tamang pamamaraan o tamang bagay para maisakatuparan ang aking mga kahilingan at tagumpay sa buhay ay aking makamtan. Nasa inyo kung ano yung mga hiling nyo bago kayo magsindi ng kandila. Basta bago kayo magsindi ng kandila, every time na magsindi kayo ng kandila ay mag-alay muna tayo ng dasal. Pagkatapos ko niyan, ako ay meron akong petisyon na panalangin. Nasa inyo kung ano yung mga petisyon nyo, kung meron kayong petisyon sa Mahal na Birhen or Senior Santo Niño or Nazareno. Nasa inyo, iba-iba tayo ng mga petisyon na dinadasal araw-araw. Ako, meron din ako. Yun po ang una kong idadasal, yung aking petisyon na petition prayer. Merong Saint Jude, iba-iba, di ba? Ako, meron din akong ganyan. Yun ang uunahin ko sa pagdasal. Pagkatapos po noon ay isisingit ko, pagkatapos kong banggitin ang aking petition na prayer, ay isisingit ko ang aking personal na dasal, personal na dalangin sa araw-araw at dalawang beses yon sa isang araw kong ginagawa. Dasal, pasalamat dahil po hindi po pwede yung daing ng tayo ng daing sa ating puong may kapal. Baka mabingi ang puong may kapal sa atin dyan. Marunong din tayo magpasalamat at maging ipaabot natin sa kanya na kontento tayo sa grasya at tuwang-tuwa tayo sa grasya na kanyang ibinabasbas sa atin araw-araw at bawat yugto ng ating buhay. Yan, magpapasalamat at siyempre ang ating mga kahilingan. Siyempre hindi mahiwawala ang ating kahilingan. Yan, pagkatapos po niyan ng aking dasal at meron din ako mga petisyon sa mga anghel, kung isisingit ko din po ito, kung kayo po ay mahilig sa mga petisyon-petisyon, huwag niyo din pong kaligtaan na tawagin si Archangel Uriel, dahil yan po si Archangel Uriel. Research nyo yan, yan po ay isa sa mga anghel na tumutulong, na maantal dyan, palaging nandyan, tumutulong, tawagin mo lang siya at nandyan lang yan palagi. Pagka nagdadasal kayo niyan at kinikilabutan, ewan ko lang sa inyo, basta ako, pag
tinatawag ko yan si Archangel Uriel at si Saint Michael Archangel. Parang kikilabutan ka kasi nandyan lang yan sila palagi sa ating tabi. Gumagabay at nag-aalalay sa atin sa at bawat yugto ng ating buhay. Nandyan lang yan siya. Kaya tawagin nyo yan sila, lalong-lalo na yun nga sa mga kung kayo ay masyadong gipit sa pamumuhay or merong mga kahirapan na dinadaanan or nadananasan. Tawagin nyo yan sila, nandyan yan palagi at hindi kayo bibiguin ng mga yan. Pagkatapos po noon ay kukunin ko na ang aking mga dahon ng laurel na aking pinaano dito sa singing bowl. Ito ay pinahidan ko na ng aking magic oil. Pagkatapos, syempre ito ay susunugin ko. Pero ako po ay gumagamit talaga ako ng chani dahil madalas ang sinusunog ko na dahon ng laurel ay yung malalaking dahon ng laurel dahil napakaganda po pakinggan yung kanyang, yung tunog niyang ganyan, tapos makikita mo yung sunog niya dito na may mga itsura-itsura, may mga itsurang it, yung parang matutuwa ka din. Yan, tapos pagkatapos po niyan, ang aking abo, nakalimutan ko pala, ang aking abo ay, yay, ihulog. Ilalagay ko po yun sa parang bowl na ganito, na transparent, nandun sa itaas. Pero lalagyan ko po muna iyon ng cinnamon powder. Halimbawa, ito yung aking lalagyanan ng aking abo. Lalagyan ko po yan ng cinnamon powder. Halimbawa, ito. Dahil minsan, dito ko din nilalagay. Ito, lalagyan ko tudla yan. O, may mga sunog na dahon ng abo ng dahon ng laurel. Lalagyan ko yan ng medyo marami-raming konti. Mga siguro half teaspoon ng cinnamon powder ay lalagay ko dyan. Pagkatapos, ang aking sinusunog dito na medyo meron pang konting baga, lalagay ko dyan. Or, halimbawa dito, lalagay ko dyan. Mangangamoy at mangangamoy yan at lalo yung uusok. Pagkatapos yung maubos yung kung ilang dahon ng laurel ang inyong susunugin, makikita niyo yung usok niyan dahil nga nilalagyan ng cinnamon powder, mas lalo uusok at mangangamoy at napakaganda ang halimuyak na dinudulot ng aso na yan. At habang umaaso yan, i-visualize niyo ang inyong mga hiling at kung halimbawa ay parang i-feel niyo na nakamit niyo na ano ang gagawin niyo kung sakaling nakamit niyo na ang inyong mga kahilingan. I-visualize niyo, mag-imagine kayo diyan, magmuni-muni kayo diyan sa harapan ng umuusok na nitong ating abo ng ating dahon ng laurel at ng ating cinnamon. Napakaganda po ang halimuyak niyan. At yan po, yung abo niyan, yung usok niyan ay insenso na din po yun. Kaya po pagka masyado pang marami ang aso, ay i-ano nyo sa halimbawa dito sa mga lagayan nyo ng mga cabinet or sa yung kung saan ang yung mga lucky charm, pwede din po yung pang-energize. Doble na ang ano nun, nag-aakit ka pa ng kaswertihan or humihiling ka na sa ating dahon ng laurel at yan pa ay nagdudulot pa ng cleansing, spiritual cleansing sa loob ng ating bahay at naghahatak pa ng kaswertihan sa labas ng ating kapaligiran na papasok sa loob ng ating tahanan. Ganyan lamang po ang aking pagsasagawa ng aking ritual. Pagkatapos po niyan, ang aking abo, halimbawa, noong Pasko, noong bagong taon, ang aking abo ay minsan ay aking hipan sa pintuan ng aking tahanan. Pero bihira lang yun kasi magtataka yung aking mga pinsan kinabukasan. Bakit kadaming abo dito sa... amin pa namang tahanan ay apartment, building. Sinong naglalagay ng maraming abo? Kaya hindi ko siya talagang maano sa kapaligiran dahil apartment yung tinitirahan namin. Sa kabila ay pintuan na naman ang ibang apartment. Kaya kinikip ko ang aking mga abo at ito ay nilalagay ko sa aking altar. At kung halimbawa napakadami ng aking abo, minsan ay nilalagay ko, halimbawa meron akong kahilingan na sinusulat ko sa papel at nilalagay ko sa ampaw at dinidikit doon sa aming pintuan, nilalagyan ko din po yun ng abo. Marami po tayong pagagamitan din ng mga abo. Yung iba ay ginagamit nila at nilalagay, hinahalo nila sa tubig na kanyang panlilis ng kanilang tahanan. Pwede din po yung ganun. Yung iba naman ay, halimbawa yung abo ginaganyan niya tapos meron silang pupuntahan na interview or meeting, nilalagay po nila iyon sa dyan sa kanilang paa at saka mag-medyas para maakit ang kaso, para ma-deal, makuha nila ang deal. Yung mga, halimbawa kayo ay mga ahente or yun nga sa sinasabi ko, meron kayong pag-a-applyan ng mga trabaho, pwede din po yun.
yung paggamit sa mga abo. Or halimbawa, meron kayong fifin apa na papel or application, pwedeng-pwede nyo po yung pahida lang ng konti lang. Huwag naman damihan, baka hindi kayo matanggap sa inyong pinag-a-apply dahil napakadumi ng inyong application paper. Pahida nyo lang ng konti ng inyong abo, ay napakagandang pampaswerte din po yun. Ganyan lang po lamang ang aking pagsasagawa ng aking dahon, pag-wish ng dahon ng Laurel. Yung iba, simple lang, napakasimple lang sa kanila. Nasa atin po, nasa inyo po kung paano yung diskartihan o paano ang mga pamamaraan na yung, ang tawag yun, yung mas magaan yung gawin. Para sa akin, dahil nga nakasanayan ko na ito at araw-araw ko nang ginagawa ito, kahit medyo maraming proseso, para sa akin ay parang wala na kasi nga nasanay na ako. Parang hindi na din maging kumpleto ang aking araw kung hindi ako makakagawa ng ritual na ito. Biruin nyo, araw-araw at minsan dalawang beses sa isang araw. At kung meron pang matinding kahilingan, ay tatlo o apat na beses ako magsusunog at hihiling sa dahon ng Laurel. Pero yun nga sa sinasabi ko sa inyo, paisa-isa lang ang hiling ko. Hindi po ako yung tipo na marami ang hinihiling. Kung matupad na ang kahilingan nito, sunod naman yung iba. Sa inyo, kung saan kayo komportable, yun po ang gawin ninyo. Ibinabahagi ko lang po ito sa inyo dahil malay natin ang pamamaraan kung ito ay magiging positibo din ang maging epekto sa inyo. Pero po, ang pagsasagawa ng mga ito ay hindi po ito alternatibo ng ating mga dasal. Kaya nga po, inuuna ko ang aking petition prayer saka ako nagsusunog ng dahon ng Laurel. Dahil ang pagsasagawa ko ng mga ritual ay alalay lamang. Ang lahat ng mga ito ay pangungunahan natin ng ating mga dasal sa ating puong may kapal para din magiging positibo ang magiging epekto nito sa atin. Dahil po, hindi naman po ibig sabihin na magsusunog tayo ng dahon ng Laurel at yun na yun, pwede na tayong uupo at nakatunga nga sa loob ng ating tahanan at mag-aantay ng biyaya. Hindi po ganun yun. Siyempre, patuloy pa din po ang ating pagsisipag. Doble sipag at syaga pa din ang ating isasagawa para matugunan natin ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. At yun nga, lalong-lalo na itong dahon ng Laurel, ang usok nito, ito po ay nagdudulot din sa iyo ng magandang aura na kakatulong ito para yung parang hindi kasumpungin, hindi mabigat ang iyong ulo, hindi yung parang magiging positibo, mabago na magiging positibo ang pananaw ng inyong buhay. Hindi ka na yung, hindi na mangingibabaw ang iyong pagkanega. Gawin niyo ito at mapupuna din ninyo ang mga bagay na ito. Yung ang tawag nun, yung minsan hindi natin maiiwasan na tayo ay lalong-lalo na stress sa trabaho, hindi natin maiiwasan ang pagiging sumpungin, yung madaling magalit dahil sa punong-puno na din, exhausted kumbaga. Subukan yung mag-araw-araw din kayo magsunog ng dahon ng Laurel. Or kahit hindi naman araw-araw, madalas. Dahil para sa akin, syempre madali lang ito dahil nasa bahay lang ako. Pero sa mga kaibigan natin dyan na mayroon pa mga trabaho, imposible or hindi madali sa kanila ang pagsasagawa nito araw-araw. Pero yun nga, kung makasanayan nyo na din ang pagsasagawa nito, hindi na din makumpleto ang inyong araw. Pero yun nga, hanggat maaari, good vibes lang ang ating itatak sa ating mga puso at ating isipan upang good vibes lang din lamang ang ating maakit at makakasalamuha sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa sinasabi ko na po sa inyo, ito ay pawang gabay lamang. At ang mga ritual na ito ay kailangan pa din nating pangungunahan ng ating mga dasal sa ating puong may kapal. At tayo ay laging humingi ng gabay, tayo ay laging manalangin, at huwag na huwag nating kalimutang magpapasalamat sa ating puong may kapal dahil siya at siya lamang po ang natatanging pinakamakapangyarihan sa buong sanlibutan. Always spread the love and God bless us all.